have already been dating a playboy. Katakot naman. Thank you for that wonderful question. Good evening, ladies and gentlemen. It's kind of hard, but I'll give it a try. And tawang-tawa po kayo. Ako din eh. Teka lang ha. Siguro para sa isang taong mahilig mag-to-do list, una, hindi niya siguro i-date ang isang playboy. Wala yun sa list niya. Na parang organized kasi siya. Kasi isang taong organized, ang isang playboy, alam naman natin, parang jockey, yung parang gwapo lang sila, pero pagdating mo ng kwarto nila, ang dumi-dumi ng bedroom nila. I don't know, siguro ganun. Ganun ba? No playboy. So parang siguro, a story ah, hindi niya i-date ang isang playboy. Si Tori kasi na-date na lang ang isang playboy kasi may utang na loob siya kay Chloe na gumante dun sa boyfriend niya na playboy para turuan ng leksyon. Parang ipapa-fall in love niya sa kanya, tapos after that, sasaktan niya. Yung ganun. Parang siguro hindi gusto ng mga taong organized na mag-date ng isang playboy. But a scam, as playboy, syempre, marupok ka lang, babae ka, wala kang to-do list. Bahala ka na, go with the flow. Siguro may mga times in life na mag-date ka rin ng playboy para matuto ka, para hindi mo na gawin ulit sa susunod mong, jowa. Jowa. Pero na-experience mo ba? Na mag-date ng playboy? Oo, tapos nalaman mo playboy pala siya. Alam mo ng playboy, pinasok mo pa rin. Sabihin po natin sa bolang kristal. parang? I think so. Hindi naman na bago yun.